kasalan ating itugon. Pagbubukas pala taglayin nating lubos.
Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang pag-aalay sa umaga. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria, inaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito, kaanib ng banal na sakripisyo ng Misa sa buong daigdig. Iniaalay ko yaon ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa mga kasalanan, at sa pagsasama-sama ng lahat ng Kristiyano. Iniaalay ko yaon ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari, at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa para sa buwan ng Pebrero. Para sa mga parokya, ipanalangin natin ang mga parokya na ang kaisahan ay siyang sentro nito at lumago upang maging pamayanan ng pananampalataya, pagkakapatiran, at pagtanggap lalo na sa mga nangangailangan. Amen. Litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Dumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng walang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong, pang-agham, panlipunan, at pang-espiritual, sa kabila ng panganib na maaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan. At ang mga takot na kinakaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria Saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
Magandang umaga po. Ngayon ay Martes ng ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagpagdiwang ay si Reverendo Padre Danichi V. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisa loob nawa namin palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Diyos, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya, at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman.
Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasip hayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, iniligtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarili ay sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sarili ay sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Sarili ay sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minana ay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Sarili ay sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti ay gawin, masama ay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila ay iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Sarili sa Diyos ay ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masasama. Ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Magsitayo po ang lahat. Sa krus ni Kristo, ginangal itong pamumuhay na para sa Kanya lamang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan?
Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus at tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang tahimik na pagtatalo-talo sa pagitan ng mga alagad ni Jesus kung sino ang pinakadakila sa lahat. Ang nangyari habang si Jesus ay nangangaral sa kanyang mga alagad. Nangangaral na ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Dahil dito, hindi nila naunawaan ang pangaral ni Jesus. Dahil dito, hindi nila naintindihan ang sinasabi ni Jesus. Biruin mo kung kailan pa nagtuturo si Jesus sa kung ano ang sasapitin niya. Doon pa nagtalo-talo ang mga alagad kung sino ang pinakadakila. Malamang, hindi nga nila mauunawaan ang sinasabi ni Jesus dahil iba ang nasa isip nila. Pagiging pinakadakila o pinakamagaling ang pinagtatalunan nila. They are not focused, kaya hindi talaga nila maiintindihan si Jesus dahil may ibang bagay silang nasa isip. May ibang bagay silang pinagtatalunan, samantalang si Jesus nagtuturo na. Sabi pa nga, hindi na ipinaalam ni Jesus sa mga tao na siya'y darating para wala nang distorbo. Dahil siya'y magtuturo sa kanyang mga alagad, ibig sabihin, pinagtutuunan niya ng pansin. Binibigyan niya ng panahon ang mga alagad para matuto. Pero kung kailan pa nagturo, doon nagtalo-talo. Sa totoo lang, nagbibigay na si Jesus ng halimbawa ng kadakilaan sa pamamagitan ng sasapitin niya. Binibigay niyang halimbawa ang kanyang sarili, yung pagiging anak ng Diyos na magbabata ng hirap, papatayin at muling bubuhayin. Yun ang pinakamagandang halimbawa ng pagbibigay ng sarili o kababaan, kapakumbabaan na siyang kadakilaan para kay Jesus. Pero hindi nila iyon naunawaan dahil may iba silang nasa isip. Dahil ang kadakilaan na nasa isip ng mga alagad ay pagalingan. Kaya mga tahimik silang nagtatalo-talo tungkol sa kadakilaan. Hindi ba kapag nagpapagalingan ang mga tao, tahimik lang nila itong ginagawa? Hindi nila ito pinapahalata?
Hindi nila pinagsasabi, pero alam mong nagpapagalingan, nag-uungusan at nag-uunahan, nagpapaligsahan. Diba sa trabaho, pag may mas magaling sa'yo, hindi mo ipapahalata. Tahimik mo lang gagalingan. Oh. Sa eskwelahan, kapag may top 1, hindi mo naman pinagsasabi na tatalunin mo ito. Ginagawa mo ng tahimik. At ang nakakaalam lang ng nagpapaligsahan, yung dalawang nagpapaligsahan, yung nagtutunggalian, sila lang. Tahimik na ginagawa, pero alam mong nagpapagalingan. Sadyang hindi mauunawaan ng mga alagad ang tinuturo ni Jesus dahil magkaiba sila ng batayan at sinusundang kadakilaan. Ang batayan na ginagamit ni Jesus ay kadakilaan para sa Diyos, samantalang ang iniisip ng mga alagad ay kadakilaan para sa mundo. Nakalimutan nila na ang sinusunda nila ay si Jesus, hindi ang mundo. They are followers of Jesus and not followers of the world. Kapag ang sinunod mo ay ang mundo, talagang mapapagod ka. Mapapagod kang patunayan ang iyong kadakilaan dahil laging may mas malakas, may mas matalino, may mas makisig, may mas magaling, may mas maganda, makisig, at kung ano-ano pang mas higit. Dahil yan ang sukatan ng sanlibutan. Pero kung susundan mo ang kadakilaan para sa Diyos, wala kang ibang gagawin kundi ang magpakababa at magpakabuti. Wala kang hahabulin dahil walang puwang ang paligsahan sa Diyos, kundi tulungan. Hindi paligsahan ang kadakilaan sa Diyos, kundi isang pagtutulungan. Kaya wala kang dapat patunayan sa Diyos dahil ang Diyos ay nakatingin sa ating kalooban. Mga kapatid, lahat tayo ay tinatawag sa isang kadakilaan. At hindi ito paligsahan, kundi tulungan. Hindi pataasan, kundi pababaan ng kalooban. Hindi pagalingan ang basihan, kundi kapakumbabaan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay sa pamamagitan niya ang magpakasakit na lingkod. Dalhin natin ang ating mga petisyon sa Ama ng lahat ng habag. Ating sambitin sa bawat panalangin, Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan, nawa ay magpakita ng maliwanag na pananaw ng mapagtimping katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa nawa ay maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan,
kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, nawa ay maiugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga nauna na sa ating mga yumao, nawa ay tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob, naritong aming may-alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, naritong aming may-alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming iniyahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ang
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayun din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.